Nagliligpit na ako ng mga papel na nakakalat sa desk ko dahil uuwi na kami ni Sir. Dahil tapos naman na raw ang meetings niya, kahit hindi ko pa oras na umuwi, uuwi na raw kami. Wala naman ako magagawa dahil siya yung boss ko. At isa pang dahilan kung bakit uuwi na kami, para daw makapag-ayos kami para sa dinner date namin. Na-imagine ko tuloy na baka sobrang fancy na kakainan namin, kaya dapat kami magayos. May dress naman ako kaya pwedeng-pwede ako anywhere na fancy ang kainan. Ready? Naputol ang pag-iisip ko na may magsalita kaya napatunghay ako. Ready na sir, sabi ko sa kakinuha na ang shoulder bag ko. Okay, let's go. Sabi ni sir bago hinawakan na ang kamay ko. Noong una nagulat ako pero naalala ko pala. Nagpapanggap nga lang pala kaming mag-fiancé. Ilang sandali pa narating din nilang restaurant. Hey, you're spacing out. Bulong sa akin ni sir at dahil doon na-realize ko na nakapasok na pala kami sa loob. Sorry. Bulong ko, wala na siyang sinabi at naramdaman ko na lang na humawak siya sa bewang ko. Napaigtad ako pero bumulong si sir. Showtime. Bulong ni Sir Liam. I'm not dumb to not know what it means. Ang ibig sabihin lang naman niya, start na ang acting as fake couple namin. Wala akong sinabi o ginawa, tanging napaayos lang ako ng tayo. Ready? Bulong uli ng binata. Ready? Lakas loob kong sinabi. Bumaling ng atensyon ni Sir dun sa host nang lumapit na sa amin. Good evening, ma'am and Mr. Navarro. This way, please. Sumunod naman kami and still nakahawak pa rin ang kamay ni Sir Liam sa bewang ko. Nang marating namin ang table na nasa middle mismo ng resto, ay pinaghila na ako ni Sir ng upuan. Sir, this is our menu, sabi ng host. Saka inabot niya kay Sir, then sa akin. Tiningnan ko ang nasa menu at wow lang ha. Mukhang masasarap and at the same time, mukhang ang mamahal. What's your order? Tanong sa akin ni Sir. Same as your order, si honey. Biglang wika ko. Okay. Wait, sir and ma'am, your order will be served quickly. Tumango lang kami at umalis na ang host. Nagkwekwentuhan kami ni Sir habang kumakain. At kahit ilang oras pa lang kami dito ay masasabi kong magaan na ang loob ko sa kanya. So, Elizabeth, is your best friend? Tanong ni Sir Liam dahil ang pinag-uusapan namin ngayon ay tungkol sa mga best friends namin. At akalain mo nga naman, may best friend pala itong si Honey. I mean, si Sir. Kainis. Nasasanay na ako dahil habang nag-uusap kami ni Sir, ginagamitan namin ng endearment. Kahit nung una nakakailang at nakakapanibago pero makakaya ko rin ito. Temporary lang naman ang pagiging fake fiancé ko kay Sir Liam. Yes, Honey. Bago pa mawala ang tito ko, mag-best friend na kaming dalawa. Wika ko, sabay uminom ng wine. Hindi ko alam pero parang na-enjoy ko ang pag-inom ng wine. It's my first time but I feel good while drinking. Sorry about that and hey, don't drink too much wine. Sabi ni Sir sa kakinuha ang wine glass ko at tinawag ang waiter. Please give us some water and bring this. Sabi ni Sir sa waiter. Okay, Sir. Honey, I'm just starting enjoying it and it's my first time to drink wine. Sabi ko, then I pouted. Nag-iwas siya ng tingin. Kahit na it might be a cause of allergy or rashes. Tumingin siya sa kaniyang balat. Wala naman pero nangangati ako. Kinakamot ko ng biglaan nang may huminto sa gilid ng table namin. Napatingin tuloy kami ni Sir at nagulat ako na makita kong sino yun. Pero hindi ko pinahalata at alam ko naman na hindi niya nakita dahil nakatingin lang siya kay Sir. Mandy! Bigkas si Sir Liam sa pangalan ng babaeng huminto sa gilid ng mesa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sir. Nakatingin lang ako sa kanila habang sila'y nag-uusap at hindi tinatanggal ang tingin sa isa't isa. To be honest, sinundan lang kita. Dito, and maybe if there's a chance to have dinner with you, kahit nandiyan ang fiancé mo. Marteng sabi ni Mandy. There's no chance, miss. If we're together, that should be our time. Only for the both of us. Sabi ko, saka tumayo na. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko kaya nagsalita na ako. Napatingin naman sila sa aking dalawa. Honey, uwi na tayo, sabi ko sa kanya at pinatuli kong kamutin ang nangangati kong braso. What the? Mahina pero napa-intense sa pagkakasabi ni Mandy sa akin. I just gave my sweet a smirk to her at lalo lang dumilim ang aura ng babae. Are you okay? Tanong ni Sir sa akin. Hindi ko napansin na nandito na pala siya sa tabi ko at hinahawakan na ang kamay ko. Medyo hindi eh, angkatin ang braso ko. Sabi ko. Baka dahil yun sa wine.
Sabi nito saka naglapag ng 5,000 pesos at inilalayan na ako palabas ng restaurant. Hey! Sigaw ni Mandy pero hindi na namin pinansin pa. Nakarating na kami sa kondo. Dumaan pala kami sa bukas pa na bilihan ng gamot para bumili ng gamot sa rashes na meron ako dahil sa ininom kong wine. Huwag ka na nga ulit inom ng wine. Look at yourself! Sermon sa akin ng binata. Pagkaupo namin dito sa sofa, tumango lang ako. And wait, I like your act kanina, he said then smirk. I just doing my job, sir. Nauutal na sad ko habang hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Yeah, I know, but can you say it again for one time? Sabi niya with a smile. Umiling ako. Nagbibiro lang ako, Amanda. Para ka ng kamatis na tinubuan ng mukha sa sobrang pula ng mukha mo. He said, then natawa ng natawa. Napatingin ako sa kanya at pinagmasdan ko siya. Lalo siyang gumagawa po kapag tumatawa o humingiti. Nabalik ako sa realidad at napatigil naman siya sa pagtawa nang biglang tumunog ang kanyang phone. Mabilis niya itong dinampot sa center table. Hello? Sumenyas lang si Liam na lalabas ng veranda para makipag-usap. Tumango lang ako. Hello pare, kumusta? Tagal nating hindi nag-uusap pa. Wika ni Chris sa kabilang linya. Sinenyasan ko si Amanda na lalabas lang ako ng veranda. I'm busy. Sagot ko nang makalabas na ako. Grabe pre, ngayon nga lang tayo nagkausap. Makalipas sa maraming araw, sinusungitan mo na ako. Pagdadrama ni Chris sa kabilang linya. Huwag ka nga magdrama, hindi maganda pakinggan. Bakit ka ba napatawag? Sungit talaga. Eto kasi, umusta na pala yung paghanap mo ng fake wife. Yun lang ba ang tinawag mo? Yes, saka para kamustahin ka rin. Eto naman, nakahanap na. Isang babae na alam ko malinis at mabuti. What's with the malinis man? I mean, yung hindi maduming babae. Yung may sinasabi, and another thing. Kaya, I'm okay with her kasi she's working for me as my secretary. Oh, really? Secretary mo pa talaga, ha? At mukhang maganda yung babae niyan. At siya ang pinili mo. Maganda nga pero hindi sapat para matapatan ng tipo ko. Ano ba ang tipo mo sa babae, ha? Gusto ko yung may hinaharap. Napatigil ako sa pagsasalita nang may mahagip ang paningin ko. Kaya hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Chris at ibinaba ng tawag. Pagkalabas ni Sir sa beranda, kinuha kong phone ko at nag-sound trip. Makalipas ang ilang minuto ang fave song ko na ang next kaya nag-ready na ako pero tiningnan ko muna si Sir sa veranda. Hindi ko ma-describe kung anong itsura niya pero masasabi ko namang hindi ito galit o malungkot. Kaya umayos na ako ng tayo at ayun, nag-start na ang intro. Fini-feel ko lang ang pagkanta at pagsayaw nang may marinig akong pumapalakpak. Nilingon ko naman kung saan ang gagaling yun at nakita ko si Sir Liam. Napayuko tuloy ako. I didn't know that you have talent like that, sabi ni Sir at pumapalakpak pa. Napatunghay naman ako sa kanya at alam kong pulang-pula na ang mukha ko dahil sa sobrang hiya. I must admit it, you're cute when your face turned red, sabi ni Liam at isinara na ang glass door ng veranda. Saglit ako natigilan at napaawang ng konti ang aking mga labi dahil sa sobrang hindi makapaniwala na maririnig ko sa kanya ang papuri na yon. Bakit feeling ko lalo ako namula? Hey! Untag ni Sir at dun na ako napagtanto na nasa harap na ng kanyang kwarto si Sir. You're spacing out again. Anyway, bukas si Martin, you know, act as my fiancé. But you can act too, as my possessive fiancé. Casual na pagkakasabi ni Sir. Okay po Sir, good night. Mabilis kong sabi at pumunta na rin kaagad ng mabilis sa tapat ng kwarto kung saan ako pinapatulog ng binata. Hindi ko naman pinipihit ang doorknob nang magsalita na siya. Yung kanina sa resto, yung ginawa mo, I like it. At saka yung sinabi ko sa'yo, I mean it. Okay, night. At narinig ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto niya. At doon ako pumasok patakbo at isinalampak ang mukha sa una na tumili. Ewan ko ba pero kinikilig talaga ako. Lunchtime. Nandito ako ngayon sa kantina kumpanya. Kumakain mag-isa, walang gustong makishare. Dahil ayaw nila sa akin pero wala na akong pakialam. Dahil hindi naman ako mawawala dahil lang sa ayaw nila sa akin. Kaya gora lang. Si Sir naman nasa meeting pa kaya pinauna na ako mag-lunch. Kaya heto ako ngayon kumakain. Hi, pwede makishare? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang may magsalita sa gilid ko. Napatingin ako doon sa nagsalita at nakita ko ang babae na naka-corporate attire rin na tulad ko. Siguro taga iba tong department.
Okay, sige. Nakangiti kong saad, umupo na yung babae sa katapat kong upuan. Bago ka lang ba dito? Tanong ko nang makaayos na siya ng upo. Yes, actually, first day ko ngayon eh. Napatango na lang ako. Kaya pala pumunta siya rito sa table ko at nagtanong kung pwedeng makashare dahil hindi niya alam na ako ang fiancé at ang soon-to-be fake wife ng CEO dito. Ako nga pala si Bea Cruz, nakangiting sabi ng babae. Ako naman si Amanda Velasco, nakangiti ko ring sagot. Nice to meet you, Amanda, sabi ni Bea at inilahad sa akin ang kanyang kanang kamay. Nice to meet you too, sagot ko saka inabot ang kamay ko. Natapos ang lunch break. Kaya narito na uli ako sa desk ko. At for the first time, may nakausap at naging kaibigan ako na empleyado dito sa kumpanya. Si Bea. Nakwento ko sa kanya kung bakit ayaw ng mga babaeng empleyado sa akin. Pero ang tanging nasabi lang niya ay, hayaan mo na sila, mga walang magawa sa buhay. At tinanong ko naman siya kung ganun din ba ang gagawin niya. Matapos malaman na ako ang fiancé ng CEO. At ang kanyang sinabi ay, ay nakote, hindi no. Actually may BF din ako, 3 taon na nga kami. Kaso nasa abroad, doon nagtatrabaho kaya don't worry, hindi ako magagalit o kung anuman sa'yo. Napatango naman ako sa kanya. At masasabi kong magaan na kaagad ang loob ko sa kanya. Kaya nga naging magkaibigan kami kaagad dahil masarap siyang kausap at hindi na nakakabagot. Amanda! Naputo lang pagmumuni-muni ko na may tumawag sa pangalan ko. Sino pa ba edi si Sir? At siya nga rin pala, nakahanap na ako ng apartment. Tinulungan ako ni Sir. Minsan talaga mabait tong si Sir at minsan rin naman masungit siya tulad ngayon. Siguro dahil lang yun sa trabaho niya kaya mainit ang ulo. Kumatok muna ako sa pintuan ng opisina niya bago pumasok. Nasaan ang ibang papeles? Galit na sigaw ang bumungad sa akin pagkapasok ko ng opisina niya. Dinala ko po dyan, Sir, lahat. Baka napatungan niyo lang po, mabilis na sagot ko. Sigurado ka bang dinala mong lahat? Sigaw niya pa rin sa akin na tumayo na. At sa pagtayo niyang yun, may nasagi siya na folder na naglalaman ng mga papeles na kanina pa niya hinahanap. Napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang pinulot ang folder. Sabay sabing, you may leave. Yun lang at umupo na si Sir Liam. Hindi kasi naghahanap eh. Nasabi ko na lang sa isipan ko habang papalabas ng opisina ni Sir at bumalik na sa desk ko. Natapos na ang oras ng trabaho at eto kami ngayon sa loob ng sasakyan. Papunta sa mga magulang ng masungit kong boss. We're on our way to my parents' house. Kasi ba naman bigla ng lahat, kararating lang nila ng Manila a while ago at gusto agad nilang makita ang fiancé ko. Agad-agad. Kaya right after our office hours ended, didiretso agad tayo sa kotse at agad ring aalis. Ang sabi lang ni Ma'am, kailangan before 7 p.m. nandun na kami. My mom hate those who were late. Kaya ganun na lang ako kataranta sa oras dahil ayaw kong sa unang pagkikita nila ni Amanda. Sermon na buti namin. And now it's already 6:30. Pero no need to worry kasi over 5 minutes na lang nasa bahay na kami. At alam na rin ni Amanda ang kanyang mga sasabihin at isasagot kina Mom and Dad. Sir? Napukaw ang atensyon ko sa daan ng tawagin ako ni Amanda. Napatingin ako sa kanya pero binalik ko rin naman agad sa daan ang aking tingin. Bakit? Tugon ko. Okay lang po ba kahit ganito suot ko? Baka po hindi ako magustuhan ng parents niyo. Napangiti ako dahil she sounds like my real fiancé. You're good with that attire. At para rin maisip nila dad na dito agad tayo dumiretso pagkalabas lang ng opisina. Okay po, sagot agad ni Amanda. Nang makita ko na ang gate ng bahay namin, huminto ako sa tapat at bumukas na yon. Kilala na ng mga guards ang kotse ko, kaya hindi na nila ako pinuntahan sa kotse. Pagkapasok namin, pumarada ako mismo sa tapat ng pintuan ng bahay namin. Andito na tayo, be ready, sabi ko at pinatay na ang makina ng kotse. Hindi sumagot si Amanda kaya tumingin ako sa kanya. At sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko mapigilan ang sarili ko na matawa. One of a kind ang look ni Amanda ngayon. Alam ko naman bakit ganyan ang ayos niya ngayon dahil namamangha siya sa lawak ng paligid dito sa labas. I can't wait to see her face mamaya pagpasok sa bahay. Sa mansion pala. Sa side ni Amanda, napanganga na lang ako pagkapasok namin sa gate. Grabe, ang gara ng labas. Labas pa lang ng mansyon nila, Sir, magara na. Paano pa kaya sa loob? Napatigil ako sa pagmumuni at pagkamangha sa paligid ng marinig ko sa Sir na tumatawa. Napalingon ako sa kanya at ayun, nakita ko na hawak niya ang kanyang tiyan at tawa pa rin ang tawa. Pero in fairness, ang pogi talaga niya pagtawa siya ng tawa
Nakakamangha rin. Wait, wait. Ano bang pinagsasabi ko? Dapat lumabas na kami ni Sir. Tama, gusto ko na rin makita yung loob. Kaya binuksan ko ang pinto ng kotse sa side ko at lumabas. Naramdaman siguro ni Sir ang paglabas ko kaya lumabas na rin siya, tinignan ako. Bakit ka agad lumabas? Pabulong na tanong ni Liam at lumapit sa akin. Na-excite na po kasi ako, Sir. Pabulong ko rin na sagot. Okay, huwag ka matens, pero yung mga dapat gawin, alam mo na, diba? Bulong pa rin ni Sir at hinawakan ang kamay ko. Napaigtad ako sa paghawak ni Sir pero carry lang. Carry ko to. Alam ko na po. Pabulong ko pa rin sagot. Paano naman kung itanong nila sa'yo kung paano tayo nagkakilala? Pabulong niya ulit na saan. Nakita tayo sa isang party ng isang common friend. Sagot ko naman pero pabulong pa rin. At bakit naman kita naging secretary? Nung naging tayo po, ininsist mo na maging secretary na ako. Sabi ko at naglakad na kami patungo sa tapat ng pinto. Good. At tuluyan na kami pumasok sa malaking pinto. Sa side ni Liam. Nang makapasok kami sa loob. As expected si Amanda, namimilog ang mga mata dahil sa kanya mga nakikita sa loob ng mansyon. No doubt kung bakit magara at maganda ang aming mansyon dahil si Mom and Dad ang namahala sa mga designs at structure ng aming mansyon. Good evening, Sir and Ma'am. Nasa dining po sila, Madam. Salubong ni Manang sa amin pagkarating namin sa living room. Okay, thank you, Manang. Mabilis na tugon ko at binalingan si Amanda na nasa tabi ko at hawak ko ang kamay. Honey, nasa dining daw sila, Mom and Dad. Punta na tayo doon. Kainis. Muntik na ako ron. Start na ng acting namin kahit si Manang pa lang ang kaharap namin. Okay. Hi po, Manang. Bati ni Amanda kay Manang. Nagad rin umiti at nagpaalam na umalis. Let's go, pumunta na tayo kila Ma'am. Kanina pa tayo nun hinihintay. At hinila ko na si Amanda papunta sa dining. At habang kami ay papunta sa dining, ramdam ko na kinakabahan siya dahil nga sa hawak ko ang kanyang kamay. Stay calm, Amanda. My parents won't bite you. Bulong ko sa kanya. Tanging tango lang ang kanyang naging sagot. Kaya nang makalapit na kami kina Mom and Dad, bumitaw muna ako sa kamay ni Amanda at sinalubong ng yakap at beso ang aking mga magulang. Long time no see, son. Masayang bati sa akin ng dad ko. Gosh, Liam, you look matured. Wearing that business attire. Wika naman ang ginang. Thank you, Ma'am, I said. Then hinawakan ko na ang kamay ni Amanda at iniharap na kina Mom and Dad. Mom, Dad, I want you to meet Amanda Velasco, my soon-to-be wife. Pagpapakilala ng binata. Good evening po, Mr. and Mrs. Navarro. Magalang na bati ni Amanda. Iha, don't be so formal. Just call me Mommy. Nakangiti na saad ng ina ni Liam. And Iha, Dad na lang ay tawag mo sa akin. Masaya ring pahayag ng daddy nito. O siya, magsiupo na tayo para na rin makapagkwentuhan na. Yaya ng ina ng binata. At nagsipag-upuan na kami pero pinaghila ko muna si Amanda na upuan. Turo sa akin ni Dad yun para dagdag pogi points daw sa mga babae. Wika ko sa sarili. Amanda, paano kayo nagkakilala ni Liam? Of course, my mom will ask that. Mga ilang oras na rin kami nagkwekwentuhan at masasabi ko nang my parents like Amanda. Nakakilala po kami sa isang party ng isang common friend namin. Sagot naman kaagad ni Amanda. I bet nang makita ka ni Liam that time, hindi ka na niya tinigilan. Natatawang saad ni Dad. Dad! Tanging nasabi ko na lang. Si Amanda at Mom naman ay natatawa rin. Pero alam ko namang pilit lang ang pagtawa ni Amanda. Dad, huwag mo namang ilaglag ang anak natin. Natatawang saad ni Mom. Napailing na lang si Dad ng may ngiti. So, kailan niyo balak magpakasal? Pag-iba ni Dad ang usapan. Oh wait, Iha, if you don't mind, ano palang work mo? Tanong ni Mom. She's my secretary, Mom. Mabilis na sagot ko. Oh, I see. So, ikaw pala, Iha, ang bagong sekretary ng CEO. I'm glad that both of you were able to see each other every day. Masayang pahayag ni Dad. Well, I can't end the day without seeing Amanda. Sabi ko sa hinawakan ng kamay ng dalaga. My son, matured ka na talaga. I'm glad too that both of you were madly in love with each other. Masayang pahayag rin ni Mom. Ngumiti lang si Amanda. Yeah, you're right, Mom. Sabi ko na lang. Kami na lang ang bahala sa lahat ng kakailanganin sa kasal niyo. Sabi ni Dad. No, Dad. I want us to be married as soon as possible. So I want, instead of church wedding, sa judge na lang kami magpapakasal. Mabilis na sabi ni Liam. If that's what you want, sige, so kailan niyo gusto? Tanong ni Dad. Next week? Tanong ko, tumingin kay Amanda.
Next week, sagot ni Amanda. Wow, she's really good in acting. Okay, I'm really excited. Masayang sambit ni Ma'am. Me too, Ma'am, sagot din ni Liam. Osha, it's getting late na. Uwi na kayong dalawa. At anak, ingat sa paghatid kay Amanda sa apartment nila. Yes, Ma'am, sagot ko kay Ma'am bago binalingan si Dad. Bye, Dad. Take care. I said to the both of them. Saka niyakap ang mga ito. Si Amanda naman, ganun din ang ginawa. Bye po, Dad, Mommy, Amanda said, and after that, we head off to the car. And as always, I opened the car door for Amanda. We don't say anything when we get in the car. And later on, we arrive at her apartment. Wait, I said. Saka bumaba tumungo sa kabilang side ng kotse. Thank you, sir, sabi ni Amanda when she finally get out of the car. No worries, go ahead. It's getting darker. Okay, sir. Salamat po ng marami. Bagya lang na umiti ang binata at nakamasid lang kay Amanda hanggang sa makapasok na ito ng apartment.